Meow. Soy un bono. What's up sa inyo, mga pa? Ano ba ng putang ilan to? At ang pag-uusapan ko natin, mga kaibigan, ano, sa araw na ito, ay ang isang bagay na nagpahirap sa libo-libo, daang libo, milyong estudyante sa bansang ito. At walang iba, mga kaibigan, kundi ang pu... na... na clearance. Malapit na naman matapos ang school year, mga kaibigan. Tanda makmak na estudyante na naman, no? Ang di magkanda ugaga, no? At namomroblema kung paano papipirmahan sa mga teacher nila yung clearance nila. The thing about clearance, my friends, is masayang mag-clearance kung matalino at masipag ka sa paaralan, no? Pero pag bonak at tamad ka, tulad ko, dyan tayo magkakaproblema. Pag nagpa-clearance ang mga matatalino, no? Isang araw, tapos lahat. Pero kung bonak ka, tulad ng sinabi ko kanina, puta, nag-e-enroll na yung mga kaklase mo, ikaw nagpapa-clearance ka pa rin? Best, tapos na ako lahat. Ikaw, ilan na lang? Lahat din, tapos ka na? Lahat, wala pa. Ang isa sa mga naalala ko nun, mga kaibigan, na nagpahirap sa akin sa clearance, ay yung tinatawag na notebook. Meron akong teacher nun, mga kaibigan, na kailangan yung notebook mo, puno yan ng notes. Lahat nung diniscuss ni ma'am, lahat nung tinuro niya, lahat nung pinagsusulat niya sa blackboard, kailangan nakasulat doon. Ngayon, kung hindi nakasulat doon, hindi niya pipirmahan yung clearance mo. Yung notebook ko nun, mga kaibigan, kompleto ho yun ang laman, no? Ng history ni Goku. Familiar ho ba kayo yung sa likod ng notebook? Puro drawing ho yun. Naalala ko na naman, putay na. Totoong totoo to, mga kaibigan, kaya ho ako natatawa, no? Puro drawing ho ni Goku yung laman sa likod. History ho ng Dragon Ball. Yung nakalagay doon, no? Sa unang page, yung mga nasulatan, mga limang pahina lang ho. Tapos the rest, blanco, sa likod, puro Goku. Kung hindi ho si Goku yung nakadrawing doon, si Vegeta. Sila. Tapos ang nakakatakot na part dyan, mga kaibigan, eh tuwing tatanungin ka ho ng tatay mo, no? Hoy! Po. Pumapasok ka ba? Oo naman po. Patingin ang notebook mo. Ito po. Ba't puro Dragon Ball to, ha? Tarantado, pumapasok ka ba? Pumapasok ko ako. Tamad lang mag-aral, no? Baka akala nyo mga pa, nag-iimbento ko. Andito tatay ko, halika rito pa. Ano yung mga kadalasan na ikita mo sa likod ng notebook namin? Yung mga ano, animation. Ano pa? Dragon Ball, si Goku. At saka si... sino ba yung isa? Si Vegeta ba yun? Yun yung mga nakikita mo dati. Oo. Yung nakasulat sa notebook, walang nakalagay. Walang laman. Yung sa pag-aaral niya? Mm. Zero. Zero. Wala. Pero Dragon Ball? Kompleto. Ang leaves meron. Mag-aaral kayong mabuti. Lalo ka na Junjun. Ako po! Diyos ko, Panginoon, ang malang institution po mo. Ayan mga pa, from the man, the myth, the legend himself. Sa kanya na hugaling yan, no? Meron ding mga estudyante, mga kaibigan, na pag nagpapirma ho ng clearance, sila pa yung galit, no? Yung puta, mas marami pa yata yung daliri mo sa katawan kesa sa ipinasok mo. Tapos nung nagpapirma ka, nung hindi pinipirmahan, ikaw pa galit. Bukod sa wala ng project, pumapasok lang pag may exam. Ang mas malupit, bagsak pa. Puta, ano asahan mo? Hindi nga napasok eh. Paano papasa sa exam, no? Hindi lang yan, mga kaibigan, no? Napakarami pa hong dahilan, no? Na estudyante rin ang dahilan. Sila-sila rin mismo yung dahilan kung ba't sila nahihirapan magpa-clearance, no? Pero dahil patas tayo rito, mga kaibigan, hindi lang mga estudyante, kundi pati mga ilan sa mga guro ang pag-uusapan natin kung bakit lalo hong humihirap yung mahirap ng clearance, no? At ang nagpapahirap pa, mga kaibigan, sa ganitong klaseng sistema, eh dahil kung ano-ano pa yung hinihingi ng teacher mo bago niya pirmahan. Bago ko pirmahan yan, gusto ko bilhin mo ako nito, saka nito, saka to. Saka kasama mo na rin to. Bilhin mo ako nito lahat, bago ko pirmahan. Ay, ma'am, sige. Bahay, ma'am, gusto nyo? Lupa. Baka gusto nyo ko ng sports car. Lambo. Gusto nyo ng Lambo? Ha? Kung bakit ho ako sa public school nag-aaral, eh may dahilan ho, no? At ang dahilan ho dyan, ma'am, eh dahil wala ho kaming pera. Ngayon, bago ka matrigger dyan, kaibigan, no? Hayaan mo munang linawin ko sa'yo, ha? Anything ho na may kinalaman sa paaralan, ang hingin mo sa estudyante, that's fine. You feel me? Lalo mga kaibigan, pag public school, tas hininga ka ng mga sandawak-bak na walis, no? Bunot, taspan, paso, kung ano-ano pang
gusto na lang ilagay sa school. I think para sa akin mga kaibigan, okay lang yun. Kasi lalo pagdating ko sa public school, hindi naman all the time pwede mong asahan yung gobyerno, no? Pagdating dun sa mga pangangailangan, lalo pag sa public school ka nag-aaral. Kaya kadalasan nangyayari sa amin dyan sa public school, kanya-kanya, ang tamang term niya, bayanihan, no? Kanya-kanyang pukpok ng armchair, kanya-kanyang pintura ng mga dingding dun, no? At ang sinasabi ko mga kaibigan na kung ano-anong hinihingi, ay yung mga personal na pabor ng ilan, no? Bago ho pirmahan yung clearance na nagtatago sa likod ng salitang special project. Bago ka magduda dyan at para patunayan ko sa'yo na nangyayari talaga to, nagtanong ako sa Facebook ko, no, regarding dito, kung ano yung mga kadalasang hinihingi ng special project ng mga teacher nila. Yan, tulad nyan. Sabi niya, tapos ito din, para pumasa, magbigay lang nito, real talk. Mukhang may bala ka mag-sari-sari store, mama. Kailan ba nag-special project yung palaman? Ito pa isa. Meron pa, eyeliner, lintik na. Ha ha ha. Mascara, gusto mo? Lip balm, eyeshadow, eyelash. Baka kulang pa. Ano ba yan yung sa mukha yun? Parang sinampal ng usa? Yung kulay-pulay dito. Bambini, baka gusto nyo bambini. Itong isa malupit. Plancha, baka kulang pa yan, ma'am. Baka gusto nyo pa ng kabayo. Rice cooker, ma'am, mukhang laging sunugo yung sinaing natin, ha. Nangingi tayo rice cooker sa estudyante, ha. Power. Nakakatawa mga kaibigan, pero isa ho itong realidad na nangyayari sa ating bansa. And what a lot of people doesn't realize is that they are engaging in a very early stage of misdemeanor. What am I talking about? I'll explain it back to you. Teka lang, kain lang ako. Alam nyo mga kaibigan, ang estudyante, handa hong lahat gawin yan, mapirmahan lang ang clearance. Alam mo kung bakit, ha? Alam mo kung bakit? Dahil meron niyang nanay at tatay na araw-araw nag-aabang sa kanya, pag uwi niya, no, tinatanong siya ilan na yung napirmahan sa kanya. Hoy, tapos na ba yung clearance mo? Relate ka ba, brad? Ang akin lang sana, wag naman sana nating samantalain yung ganitong pagkakataon, no? Para humingi ng mga personal na pabor sa estudyante. Bakit? Kung ang estudyante nagbigay sa'yo ng gamit, binigay niya ng kusang loob at di mo hiningi, that's none of my fucking business, you feel me? Pero kung humihingi ka ng isang gamit o personal na gamit na para sa'yo, for personal use, no? Sa isang estudyante, napalit ng pirma ng clearance niya. Eh puta, parang may mali ho ata doon, mga kaibigan. What some of you fail to realize when you are doing this is that you are engaging your student in what we call bribery. Ayon sa definition ng Google, mga kaibigan, ng salitang bribe, persuade, open close parenthesis, someone to act in one's favor, typically illegally or dishonestly, by a gift of money or other inducement. Technically speaking, mga kaibigan, wala naman hong bribering naganap dito dahil wala naman hong nagsasaad sa saligang batas natin na bawal hong humingi ng pabor ang guro sa isang estudyante. Pero sigurado ko nasa code of conduct niya. But what you are doing is worse than that. You wanna know fucking why? Not only, mga kaibigan, tinuruan mong mas maging tamad tong bonak na to. Puta, tinuruan mo pang manuhol? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na... Ano ba yan, brad? Ang OA mo naman? Late-late na bagay, pinalalaki mo? Oo nga, parang personal na gamit lang naman yan eh. Maliit na bagay lang naman yan. Ano ba naman yun? Sige, sabihin mo sa akin yung brad, 10 years from now na nag-OA ako pag naging politiko yung estudyante mo ngayon. Kasi in the long run, mga kaibigan, ang epekto nito sa estudyante, eh nasasanay na sila, no? Na lahat ng bagay, no? Eh nadadaan nila sa pera. Kailangan mo ituro sa estudyante mo, no, na hindi lahat ng bagay nadadaan sa pera. Merong mga bagay sa buhay, mga kaibigan, na kailangan mong paghirapan, kailangan mong pagsumikapan. Negets mo? Marami kang bagay na pwedeng ipagawa sa estudyante bukod sa humingi ng kung ano-anong gamit na kailangan mo sa bahay nyo, ha? Puta, mas okay pa yung pagbunutin mo ng buong school eh. Pati yung lupa dun, puta kayo, nabunutin niya lahat yun eh. Puta, paglilisin mo lahat ng kubeta ron. Ang personal experience ko naman pagdating sa ganitong klaseng mga bagay, mga kaibigan, eh meron na akong professor, no, na putang ina hinihingan kami ng tigda 2,000, kundi ba namang gago. Inaalala ko kung ano yung ibibili daw niya rin sa 2,000 eh. Pero imaginein mo, ha, estudyante kami, nasa 30 kami, tigda 2,000 times 2, 60,000, no? Eh ilang section ang hawak niya? 5, 6, 7? At ang ginawa ko noon, mga kaibigan, hindi ako nagbigay, wala rin siyang nagawa, pinirman din niya. No? Putang ina mo, estudyante, hanapan mo 2,000, kundi ka ba namang gago, letter B? B, letter B. Bilang, di ko na sabihin pa nga lang, pero kilala mo kung sino ka. At inuulit ko lang, mga kaibigan, hindi ko nilalahat-lahat ng guro, no? Dahil naniniwala ako na mas marami pa rin ho yung guro na nagmamahal ng tunay sa mga estudyante nila. At ang pinatutungkulan ko lang dito ay yung mangilan-ngilan, no?
na naligaw na ho ng landas. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, kung ikaw yung isang guro na merong kang tunay na malasakit sa mga estudyante mo, hindi mo na kailangang humingi kusa nilang ibibigay sa iya, no? Dun sa mga tinamaan, magbago ka na, no? Kasi kung di ka magbabago, napansin mo ba na nagbago ako sa buong video na to? Kayain mo, dapat ganun ka rin, pabago-bago ka. Pero magbago ka, dun sa pinaka okay ka. Hanggang sa muli mga kaibigan, Chicken Pinal, power! Hanggang dito na lang. Power ulit. At power ulit. Peace!